So welcome back sa channel natin guys. For this video, mag-solve tayo ng isa pang problem ng decomposition of rational functions involving repeated linear factors into partial fractions bago tayo lumipat ng rational functions involving quadratic factors. So meron tayong given dito na x minus 1 all over the cube of x plus 1. So repeated siya kasi yung root natin na 1 or yung factor natin na x plus 1, uulitin natin siya ng tatlong beses, di ba? Naka-raise sa 3. So, pag i-decompose natin ito ngayon, mag-equal siya sa, di ba? Kung ilang yung degree dun, or kung ilang root yun, or kung ilang factors to, which is tatlo, yun din yung number of constant na hanapan natin ng value. So, let's say, a over x plus 1, di ba? So, x plus 1 lang siya kasi kukunin natin yung first degree nito. Plus b over, ngayon naman, kunin natin yung second degree. So, meron tayong x plus 1 squared. Plus c over, kunin natin ngayon ito mismo, third degree. So, x plus 1 cube. Yan. So ngayon, ang susunod natin gagawin, i-rewrite muna natin to. So meron tayong x minus 1 all over x plus 1 cube equal sa a over x plus 1 plus b over x plus 1 naka-square plus c over x plus 1 tapos naka-cube. Tapos, itong whole equation, yung multiply natin by, tingnan natin itong denominator na to, so gagayahin lang natin, yun yung multiplier natin. So, x plus 1, yung quantity na naka-raise sa 3. So, yun. So, itong multiplier natin, yung multiply natin dito sa left side ng equation, maka-cancel itong denominator dito sa multiplier natin. Ang matitira dito sa left side ay x minus 1 is equal to, diba? So, meron tayo ngayon yung multiplier natin na cube ng x plus 1 times a over x plus 1. X plus 1 to, x plus 1 to, pero naka-raise sa 3. Maka-cancel yung isang x plus 1. Ilan matitira? Kung meron tayong tatlo, na-cancel yung isa, meron natirang dalawa. Therefore, meron tayong a times x plus 1 squared, diba? Kasi dalawa yung matira. Plus b times, so dito naman, ito multiplier natin na x plus 1 na naka-raise sa 3, didivide natin ng x plus 1 na naka-raise sa 2. So 3, binawasan natin ng 2, may natirang isa. So meron pa tayo dito, x plus 1 na naka-raise sa 1, pero hindi ko na ilalagay kasi understood na 1 ang exponent niyan. Plus c times, kung makapansin nyo guys, x plus 1 cube to, itong multiplier natin, x plus 1 cube din. So, maka-cancel lang siya guys dahil dito sa x plus 1 cube na nasa denominator. Diba? So, ang matitira dito guys is 1. So, c times 1 is c. So, ito na siya ngayon. Diba? So, pwede natin isolve yung values ng a, b, and c. Anong gagawin natin ngayon? Kung mapapansin nyo, yung factors na involved lang natin dito, yung multiplier ng a na x plus 1, naka-raise sa 2, yung multiplier ng b, x plus 1 din, di ba? Naka-raise sa 1, yung c, 1 lang ang multiplier. So, what if gawin natin 0, itong x plus 1, yung equivalent ng x plus 1, para makancel natin yung a at saka yung b, makuha natin ngayon yung value ng c, di ba? So, para maging 0 yun, yung x plus 1, equal dapat siya sa 0, di ba? Para yung 0, pag tinayim sa atin sa b, maging 0. Ito din, 0, pag tinayim sa a, maging 0. So, meron tayong x plus 1, dapat maging equal siya sa 0. Therefore, yung value ng x is equal to positive 1, pag transpose natin, magiging negative 1. Di ba? So, let's say, when x is equal to negative 1, so, lahat ng value ng x dito, papalitan natin ng negative 1. So, mangyari, x minus 1, meron tayo ngayon na negative 1 minus 1 is equal to a, di ba, a times x, yung x natin ay negative 1.
Tapos meron tayong plus 1. Tapos naka-raise sa 2. Plus b. Tapos meron tayong x plus 1. Gawin natin yung negative 1 plus 1. Diba? Plus c. Ayan na. So simplify natin ngayon. Negative 1 minus 1. Alam natin na yan ay negative 2. Equal sa meron tayong a times negative 1 plus 1 is 0 na naka-square plus b times negative 1 plus 1 is 0 plus c. Diba? So, alam natin ngayon guys na 0 times b is 0. So, i-cancel natin to. Kasi equal lang siya sa 0. Diba? Equal lang yan sa 0. Then, meron tayong 0 squared na ang 0 squared ay still 0. 0 times a is 0. So, i-cancel lang natin to. Diba? Kasi equal lang siya sa 0. So, meron tayo natira sa left side na negative 2. And then, sa right side, may natira tayong c. Therefore, ang value ng c natin ay negative 2. Nakakuha na tayo ng isa. Kukunin pa natin yung dalawa. Pero kung mapapansin nyo, kung babalikan natin to, wala naman na tayong ibang factors or multiplier na involved dito maliban sa x plus 1. So, wala na tayong may equate sa 0 para cancel. Ang gagawin natin ngayon, mag-assume tayo ng value ng x given that yung gagamitin natin value ng c equal sa negative 2. So, kahit anong values ng x i-assume natin, basta yung value ng c equal na siya sa negative 2. Kasi yun talaga yung value niya. So, let's say guys, mag-assume tayo ngayon. When c is equal to negative 2 and x is equal to, let's say, 0. Diba? Kasi yung in-assume natin kanina ng value ng x, negative 1 naman yan. So ngayon, mag-assume tayo ng value ng x na 0. Ano kaya ang mangyayari? So, ito guys, sulat muna natin para may kopyahan tayo. Meron tayong x minus 1. Diba? X minus 1 is equal to a times x plus 1 squared. So, x plus 1 squared plus b times x plus 1, b times x plus 1 plus c. So, meron tayong plus c. Ayan. So, pwede na tayo ngayon magpalit ng values. So, dito, lahat ng x gagawin natin 0. Ito, 0, 0, 0. Lahat, yung c natin, papalitan natin ng negative 2. So, substitute tayo. Meron tayong x minus 1 magiging 0 minus 1 equal sa ngayon sa a times yung x natin ay 0. So, 0 plus 1 squared plus b times yung x natin ay 0. 0 plus 1. Then, meron tayong plus c na ang c natin ay negative 2. Diba? So, 0 minus 1 is negative 1 equal sa ngayon sa a times 0 plus 1 is 1 squared plus b times 0 plus 1 is 1. Then meron tayo positive 1 times negative 2 is equal to negative 2. So simplify pa natin. Negative 1 is equal to a times 1 squared guys is 1. Diba? And 1 times a is a. So yan lang siya. Plus b times 1 is b. Then meron tayong minus 2. So gawin natin, since meron tayong constant, ilagay natin siya sa left side. So meron tayong minus 1 or itong negative 1. And then itong minus 2, since galing siya sa right side, pag nilagay natin sa left side, magiging plus 2 equal sa a plus b. Diba? So, kung isolve natin yung value nito, ito guys, ilagay na natin dito sa left side. So, meron tayong a plus b equal siya sa negative 1 plus 2 or 2 minus 1 equal sa 1. So, let's say, ito yung equation 1 natin. Now, yung susunod natin gagawin is mag-assume tayo ng isa pang value ng x given that yung c natin is equal to negative 2. So, let's say, when c is equal to negative 2 and
x is equal to, so kanina ang inassume natin value is negative 1, tapos nag-assume tayo ng 0. Ngayon naman, try natin mag-assume na yung value niya is 1. So 1. Kahit kung susubukan nyo guys, kahit hindi 1 yung i-assume yung value, basta yung value ng c is negative 2 kasi yun yung nakuha natin. Diba? So kahit ito gawin yung x is equal to 2, x is equal to 4, x is equal to 5, walang problema, kayo bahala. Ang ginagawa ko lang, ginawa ko lang na 1 para madali nating ma-simplify or makuha yung sagot. So ganoon lang. So sulat natin ngayon to guys, kopyahin natin. Meron tayong x minus 1 is equal to a times x plus 1 squared. Ito naman plus b times x plus 1, diba? Tapos meron tayong plus c. So papalitan natin lahat ng x ng value na 1. So meron tayong 1 minus 1 kasi x minus 1 is equal to a times x plus 1 magiging 1 plus 1 tapos naka squared plus b times x plus 1, 1 plus 1, diba? Plus c plus yung value ng c natin na negative 2. So meron tayong 1 minus 1, 0 equals sa ngayon sa a times 1 plus 1 is 2, nakaraise sa squared, plus b times 1 plus 1 is also 2. Then meron tayong positive 1 times negative 2 is equal to negative 2. Diba? So ang gagawin natin ngayon guys, since meron lang tayong 0 dito, pero meron tayong minus 2 sa right side, yung minus 2 sa right side, ilipat natin dito sa left side since constant naman siya. So meron tayo ngayon na 0. Diba? 0. Yung minus 2 magiging plus 2 kapag transpose natin. Equal siya sa a times 2 squared guys is 4 plus b times 2. Diba? Magiging ganyan. So simplify na natin siya ngayon. Meron tayong a times 4, meron tayong 4a, 4a, di ba? Plus b times 2, meron tayong 2b, is equal to 0 plus 2 is equal to 2, di ba? Tapos, kung mapapansin nyo, meron tayong 4, meron tayong 2, meron tayong 2. Factorable siya lahat by 2. So maglabas tayo ng 2. Factor out tayo ng 2. 4 divided by 2 is 2. Then meron tayong times a plus 2 divided by 2 is 1 times b is b. Equal siya ngayon guys sa 2 times 1. Diba? Magiging ganyan lang naman. Tapos divide natin both sides by 2. So makakancel ito 2 to. Makakancel tong 2 dito. Then makakancel tong 2 dito. Meron tayong matira ngayon guys na ang gagawin ko is buburahin na muna natin to para meron tayong space. Diba? So, ang buburahin ko is ito. Buburahin na natin to. Now, meron tayong makukuha dito na ang natira is 2a plus b. Diba? Sa left side, meron tayo 2a plus b equal sa ngayon guys sa 2 divided by 2, may natira tayo doon na 1. Ito ngayon yung equation 2 natin, diba? Meron tayong equation 1, meron tayong equation 2, diba? So lagay natin dito yung equation 1. So a plus b is equal to 1. So ang gawin natin ngayon guys, ito equation 1 to, diba? So ang ginagawa ko sa elimination, since simple lang naman siya, di ba? Simple lang naman, simple linear. Yung mga numerical coefficient nila, simple lang din. Is substitution na lang, hindi na ako nag-elimination. So let's say, from equation 1, di ba? From equation 1, a plus b is equal to 1. Ngayon gawin natin si B, si A, transpose natin sa kabila. May iwan si B sa left side, equal sa ngayon sa 1 minus yung positive A naging negative A, kaya 1 minus A. Ito ngayon yung value ng B natin. Tapos
substitute natin ngayon b to equation 2, diba? So itong value ng b na nakuha natin na in terms of a, substitute natin kay equation 2. So meron tayong 2a plus b is equal to 1. Sabi dyan. So meron tayong 2a plus, imbis na b yung ilagay natin, ilalagay natin 1 minus a. Diba? 1 minus a is equal to 1. Tapos simplify natin, meron tayong 2a minus a, may matitirang a. Diba? Is equal to, meron tayong 1 dito guys, diba? 1, tapos itong plus 1 dito, pag tinranspose natin sa kabila, magiging minus 1 na equal lang sa 0. So, yung a natin, ang value niya ay 0. Diba? So, nakuha natin yung value ni a. Kukunin natin ngayon yung value ni b. So, substituting a kay b, di ba? Kasi may equation tayo ni b. Lagay natin dito b is equal to 1 minus a. B is equal to 1 minus, yung value ng a ay 0, therefore b is equal to 1 minus 0 is 1. Nakuha natin yung value ni b, nakuha na natin yung value ni A, nakuha na natin yung value ni C, which is negative 2. Nabura lang natin kanina. So, pwede na natin ngayon guys na ipalit yung, so lagay ko dito ah, C is equal to negative 2, di ba? C is equal to negative 2. Ayan. So, pwede na natin ipalit yung value ng constant natin na ABC. Yung numerical values na nakuha natin dun sa mga variable na yun. So, buburahin ko to guys. Ito na lang. Since kasya naman dyan sa taas. Diba? Tapos, gagayahin ko lang to. So, meron tayong x minus 1 over x plus 1 na naka-raise yung quantity sa q equal sa ngayon guys sa a. Ano yung a natin? Ang a natin ay 0. So, meron tayong 0 over x plus 1 plus, di ba? Plus b. Ano yung b natin? Ang b natin ay 1. So, meron tayong 1 over x plus 1 squared, di ba? Plus c. Ano yung c natin? Ang c natin ay negative 2. So, negative 2 over x plus 1 na naka-raise sa 3. Diba? Yan na. Pero simplify pa natin. Bakit? So, meron tayong x minus 1 dito over x plus 1 cube equal sa ngayon sa, ito kasi guys, nakita natin, may 0 tayong numerator. 0 divided by, assuming na may value tayo ng x or kahit wala, alam natin na 0 divided by in any number, the answer is 0. So, 0 plus, kahit hindi natin nilagay yung 0, so automatic to guys, mawawala na to. Diba? Kasi equal lang yan sa 0. So, meron na lang tayo ngayon na 1 over x plus 1 squared, then meron tayo plus negative 2. Yung negative na yun, ibaba na natin dito, gawin natin sa operation, minus 2 over x plus 1 cube. Ito ngayon guys, yung final answer natin. So, the partial fraction decomposition of the rational function with repeated linear factors na x minus 1 all over cube ng quantity ng x plus 1 equal guys sa 1 over square ng quantity ng x plus 1 minus 2 over cube ng quantity ng x plus 1. So, ganun guys, kapag gumukuha tayo ng decomposition of rational functions involving repeated linear factors into partial fractions. So, kung meron kayong questions guys, feel free to leave it at the comment section. Thank you guys, and I hope na naintindihan nyo tong problem na sinolve natin ngayon. Yun lang, God bless and stay safe.